maliit pa lang ako, may kinukwento na yung tatay ko na one time na dumaan siya dyan, meron siyang nakitang pari na walang ulo. Kwento ni Aling Dolores, isa raw siya sa mga taong may sinasabing third eye. Kaya naman madalas raw siyang nakakaranas ng sari-saring kababalaghan sa nasabing tulay. March 18, madaling araw, between 1 a.m. to 2 a.m., papunta kaming Bulacan noon dahil piyesta sa mga kapatid ko. Paglusong ng sasakyan namin dito sa may malaking ilog na to, nakakita ko ng akala ko bato lang na puti dito sa loob ng ilog. Dito sa kanan ko. Pero noong habang lumalapit yung sasakyan, naanuhan ko na babae siya na naglalaba. Sa 10 oras ng gabi, babae siya na mahaba ang buhok, tas nakaputi. Pagdating mismo doon sa may tulay na yan, mayroon akong naanong maitim siya na nakaangat sa hangin. Tapos mahaba ang buhok niya kung aanin mo. Black lady dito siya na sa lugar na to. Dito siya totally nawala. May mga kalsada nga ba na siya ring daan patungo sa kapahamakan? Nanganganib ba ang buhay ng mga taong bumabaybay at tumadaan sa mga di umano'y kalsada ng kamatayan? Si Ryan Eigenman, buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Pinangalanan ng Pasong Garan noon ang isang lugar sa Silang, Cavite dahil marami raw inambush dito. Naging tambakan din ito ng mga bangkay na naging biktima ng extrajudicial killings at ang mga sinalvage dahil madilim at mapuno ang lugar. Para ba talikuran ang madilim na nakaraan, pinalitan ng mga taga-Pasong Garan ang pangalan ng Pookdos. Pero nagbago man ang pangalan ng lugar, nanatili pa rin ang maitim na bakas ng mga pangyayari hindi may paliwanag. Isa si Lolo Saya sa mga nakatatanda dito sa barangay na ito. Noon pa man daw, naglipa na ang mga kwento tungkol sa misteryosong mga pangyayari sa Pookdos. Nung araw talaga ay natatakot. Dadaan niya tayo tada sa Pasong Garan. Nakatakot na niya raon. Nung araw nga sa amin, talagang maraming naglanakaw ng baka rito. Yan na pinagbibinta nga yun. Pinapatay naman sila. Maraming napatay dito. Baka pero lima. Patay dito. Kaya hindi matahimik. Kung si SPO2 Noel Villamor, investigator ng Central Police Station ng Silang, Cavite ang tatanungin. Every year, halos 3 to 4 accident ang nangyayari. Kasi yung galing dun sa taas, yung matitingnan, nadaanan nyo rin yun. Lubak-lubak yun eh. Sige, pabulusok yun eh. Siguro, kalasingan o sa sobrang bilis, tatama ng bato, tumama yung gulong. Kasi ang nakaramihan ng mga motorbike na na-accidente doon. Pero hindi kumbinsido ang ilang mga taga rito. Madalas daw ang mga aksidente dahil sa sinasadya ito ng mga buto. Pag ang tao hindi preparado sa mga bagay na yon, nagiging dahilan yon ng tinatawag na aksidente. Pero walang multo na gusto makapanakit ng mga tao na nasa material na katawan pa.
Hello! I'm Icy Mendoza at ako po ang inyong guest co-host ngayon sa Misteryo. At ngayon, alamin ang mga nababalot na misteryo sa Maluwagang Bridge doon, mga friends. So, samahan niyo kami at sabay-sabay natin explore ang lalawin. Ilang minuto pa lang ang grupo ni na Icy sa tulay, may naramdaman na agad ang paranormal expert na si Mang Ruben. Ito naman, Kuya Ruben, ano meron dito? Ito na kasi yung tulay eh, ito na yun oh. Ano meron dito sakto, Kuya? Sumalaman lahat. Yan oh, bumalik na oh. Ayun, grabe yung goosebumps. So, tingnan mo, ang galing. Parang chicken skin. Nakakita ko mga, ano eh, mga gumagapang na mga kaluluwa. Ba't sila gumagapa? Ang dami. Nakakulong sila sa lugar na yan. O, tapos tumiktik yung butike. Sila yung mga ano, sinasabi ng mga ano, dumadalo dito, Ate Dolores, na yun ang papakita pag may nagdadrive, sila yun. Posible eh. Mga dumadaing na kaluluwa. Ano dinadaing nila? Yung talaga yung may pain. Ay, mayakap. Ano yun? Girl. Kaya harap siya. Babae? Oo. Ayon kay Mang Ruben, tila may mensahe raw na nais iparating sa kanya ang mga espiritu. Ano po itsura ng babae? Hindi, makikipagato siya. Makikipa? Community. Okay. Hmm? Tinapon siya dito eh. Sabi ko na po. Ang sumo niya, hindi niya alam bakit naroon dito siya sa lugar na to. Hindi siya aware sa lahat ng sa nakalipat. Ang alam niya lang, bakit narito siya, ano ginagawa niya. Ano itsura po ng babae? Payat siya na kayumanggi. Sa palagay niyo, Kuya, ano, mga nasa anong panang edad niya? Nasa 18 hanggang 26. Bata pa. Pagkita ng 18 to 26. Medyo mahaba po. Nakikita mo rin? Nakikita mo ba ngayon, Ate? Nakikita mo ngayon. Nararamdaman mo. Itinuloy ng grupo ni na Icy Mendoza ang kanilang pagsusuri sa di umano'y isang killer bridge sa Pook Dos, Cavite. Ano po meron? Ano po nakikita niyo? Right na yan. May isang matandang babae na nagbabantay. So yung nagbabantay sa mga kaluluwa? Hindi. Ibig sabihin, nangangalaga siya sa lugar na to. Hindi siya tao. Pero ang classification niya, babae. Kumbaga sa ano, yan ang pinakasanggunian ng mga engkanto. Matas na uri yan. Hindi biro. Yan po na, yan po. May puno dyan sa taas. Yung bandang yung baba. Nakalabas, nakasungaw yung mukha niya. Puno po ba ng saging? Oo, puno ng saging. Sa bandang baba, may nakasungaw na mukha. Na mapapagamala mong halaman, pero siya talaga yan. Nagaan yung halaman lang. Ayan. Para mapatotohanan sa kanyang sarili ang mga sabi-sabi tungkol sa tulay, babagtasin ni Icy na mag-isa ang lugar. Okay. Hindi tayo ngayon. Paano na tayo sa bridge? Okay. Okay, okay. Okay, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Wala man na ng galaw, walang aswang. Okay, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Okay, okay, okay. Kaya to, kaya to. Lord, 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 please. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Wait. Wait. Guys, guys, guys. Nakita ko aso. So, may saan? Pag ganun, papasok pa lang ako, may shadow na gumanon. Tapos may buntot. Eh, ano pa ba yun? Kinaumagahan, bumalik kami sa tulay kasama si Engineer Rod Cabael. May kinalaman kaya sa mismong disenyo o konstruksyon ng tulay ang mga aksidente rito? Ang unang observation ko na nakita ay yung kulang nga tayo ng mga guardrails, ano? Dahil kailangan ito, especially kapag pedestrians ang nagdadaan dito, delikado pag gabi, no? Para maging warning sign din sa mga dumadaan sa sakyan.
para hindi sila lumampas doon sa gilid nitong tulay. Isa pa, walang lighting system dito, no? Walang ilaw eh, yung mga poste na yon. Yung slope natin masyadong matarik, ano, para mag-approach dito sa bridge. Kaya delikado, dahil kung manggagaling ka doon sa paliko doon, dire-diretso ka rito, aakalain mo, tuloy-tuloy pa rin itong daan, especially pagka madilim, ano? So wala nga kasing harang, ano? Araw-araw, libo-libong motorista ang bumabagtas sa kalsadang ito sa bayan ng Cuenca, Batangas. Ito raw kasi ang pinakamabilis na daan papuntang Batangas at mga karatig probinsya nito. Kulang isang kilometro lang ang zigzag road, pero puno raw ito ng kababalaghan. Noon pa man daw, peligroso na ang makipot na kalsada. Kaya naman sinasabing accident-prone area na ito. Pero kahit na may mga nakalagay na babala sa mga motorista tulad nito, hindi pa rin daw maiwasan na may mangyaring aksidente rito. Base sa tala ng Cuenca Police Station, lumalabas na halos 50 vehicular accidents noong 2009 sa munisipyo. 11 ay naganap sa sinasabing zigzag road. Karamihan ay ano, motorcycle, tapos yung mga truck, yung mga malalaking truck na dumadaan sa zigzag road. Yung magkasalubong, tapos nagkasabitan dahil nga sharp curve. Pero para sa mga motorista na palaging dumadaan dito, di lang daw mismong kondisyon ng daan o mga driver ang dahilan ng mga aksidente. Mga sabi, may mga kapre daw, mga wet lady na lumalabas. Yung mga bus driver, pag wala nang laman dadaan dito, minsan nakikita nila sa likod may babae kayo na ano, nakasakay. Tapos paglampas nila ng zigzag, nawawala din. Yeah, minsan yun na nagiging cause ng accident. Ano daw po yung mga nakikita? Parang ano, yung mga sumasabay minsan sa likod, parang meron kang ano, parang kung meron kang kasama. Ayon kay Vincent Yu, residente ng Cuenca, marami na raw siyang nakakakilabot na karanasan sa zigzag road ng Cuenca. Gatid ako ng mga co-employees ko sa munisipyo, around 12:30 siguro ako dumaan dito. Pag tingin ko sa right, napansin ko agad, may katabi na naman uli ako sa unahan. Para siyang zombie na maputi ang mukha. Ang buhok niya haggard. Na nung makita ko nga, sabi ko, naku po, bumaba na po kayo at natatakot po ako sa inyo. Hindi pinabababa ko na, ayaw niya, ano, hindi niya nag-respond. Nagdasal na lang ako ng Apostles Creed, yung ating sumasampalataya. Na ano ko doon sa pagdadasal kong yon, parang nasa kuweba ako. Biglang lumamig ang pakiramdam ko sa loob ng sasakyan. Tapos yung pag-uusal ko ng dasal ko, parang nag-e-echo sa loob. Naglampas ko ng Rancho Bridge, doon lang siya nawala. Hindi rin daw niya malilimutan ang karanasan niya isang gabing napadaan siya sa kalsadang ito. Pagka gabi, wala na nasasakyan. Para lang ikaw makauwi ng bayan, mapipilita kang maglakad. Habang ako naglalakad, nakakita ko ng nagbabagsakang ano, parang baga. Baga yung apoy. Nasa left side siya, hindi ko na tinignan siya. At alam ko na kung makikita ko, tsak lang makikita ko kapre, na nananaba ako. Nung makalampas ako sa kanya, siguro mga 3 steps, sumisigaw siya, hoy, 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 ng malaking boses. Para mabigyan ito ng kasagutan, dinala na namin ang paranormal expert na si Mang Ruben para siya sa atin ang di umano'y misteryosong kalye. Una niyang pinuntahan ang lugar kung saan nakita ni Vincent ang kapre. Sa 77 po ito, nahahataw na sa ano, 76 yan. Tindun sa ano? Marami pala. Marami ho talaga dito. Isang indikasyon daw na may nagaganap na paranormal activity sa isang lugar kung pabago-bago ang temperatura dito. Kaya naman gamit ang digital thermometer, sinimulan na ni Mang Ruben ang kanyang investigasyon. Pag napunta ka sa isang spot na merong presence nila, ang posibilidad niya, biglang tataas yan o biglang babaksak ang reading. Ang ibig sabihin niyan, yun ang tinatawag na hot spot saka cold spot. Ang kulugan ng hot spot, yun ang tinatawag ng mga
mga elementals at ang cold spot naman, yan naman ang tinatawag ng mga presence ng mga kaluluwa na nakakulong pa sa lugar na to. Dito yung sinasabi kong proper ng... Pero nang puntahan ni Mang Ruben ang lugar, ayon sa kanya, wala na raw dito ang kapre na nagpakita kay Vincent. Pero ito talaga yung talagang dati niyang tirahan. Kaya lang, malaman nagbago ng tirahan niyang kasi wala na yung puno, di ba? Pero yung imprint niya, just the same, naiwanan pa rin sa lugar na to. Pwede natin puntahan. Nasunod yung kapre niya. Sumusunod nga sa atin. Paano pa natin pupuntahan? Nasunod. Hindi nga lang siya tumawid. Nandito siya. Dari yan. Ayan, no? Sa side na yan. Side na yan, no? Ikinonsulta ng misteryo sa paranormal expert na si Mang Ruben ang sinasabing kababalaghan sa Zigzag Road sa Cuenca, Batangas. Ayon sa kanya, may mga elemento di umano sa naturang lugar. Kinumpirma rin ni Vincent ang nakita ni Mang Ruben. Kapag titignan mo lang, hindi siya na sa camera, kitang-kita mo. Itinuro pa nga niya sa aming staff ang di umano imahe ng kapre na nasa pagitan ng dalawang. Ilang sandali pa, at tila nagpaparamdam na ang mga elemento sa aming staff. Ito, nakikita ko rito. Yun, gawin mo na konti. Yan, medyo... Ito, itong brown na to, tignan mo sa lente ko. Ito, dito, itong brown na to. Ayan. Mang Ruben, binabato po ba kami? May buko pong nalaglag eh. May wasiwas na tayo dyan. Pumunta na tayo sa isang site. Hindi naman kaya nagkataon lang ang pagbagsak noon ng buko? Ang dami ng oras na babagsak yan, basta oras pa na nahalit tayo, di ba? Sa tingin niyo po ba nagagalit na po? Hindi naman, napuprobok lang naman sila. Kaya naaalarma din siya. Hindi naman kaparamdam din niya na yung focus natin sa kanya, iwas na natin. Para malaman kung may katotohanan ang naranasan ni Vicente nung gabing iyon, susubukan niyang magmaneho sa lugar kung saan eksaktong nagpakita ang matanda. Gamit ang handycam na may night vision, susubukan namin na makuhanan ito sa camera. Pero pagdating sa naturang kurbada, tahimik ang lahat at wala kaming kakaibang nakunan sa camera. Inulit pa namin ang eksperimento. Pero nadismaya kami muli. Biguman kaming makakuha ng video ng di umano'y multo, tibay pa rin ang paniniwala ni Mang Ruben na totoo ang karanasan ni Vicente. Bilang pagtatapos, isang panalangin ang inalay ni Mang Ruben para tuluyan ng makalaya ang mga espiritu na patuloy na gumagala sa lugar na ito. Natawagan ko po si St. Michael Archangel, sumaamin ka sa oras ito at kami po ay ayudan sa aming dakilang gawain. Tulungan mo po kami at iyo pong ipasugod ang iyong mga laksa-laksa mga anghel upang mga kaluluwang nabubulid sa lugar na ito ay makakita ng dakilang liwanag at makarating po sa dakong ng kapahingahan. Bagamat kumbinsido ang paranormal expert na si Mang Ruben na may kababalaghan na gaganap sa kalsadang ito, iba naman ang opinyon ng inhinyerong namamahala sa mismong daan. Ang unang kurbada ay masyado rin sharp curve. Pati itong padalawa, ganun din. At yung patatlo ay ganun din. Pag sharp curve na tinatawag ay yung talagang napakabigat ng kurbada. Kailangan talagang mag-ingat ang mga motorista. Para raw maiwasan ang mga sakuna, matinding pag-iingat ang dapat gawin ng mga motorista. Dapat talaga sinusunod ng mga motorista yung design speed ng aming tinalaga rito sa kurbadang ito. 30 kilometer per hour. Sa kaso naman ng tulay sa Silang Cavite, sadyang makitid daw talaga ang tulay, kaya takaw aksidente rin ang lugar. Dito ang width na lumalabas sa kanya, 4 meters eh, which is good for only one vehicle. Kaya makikita natin, pagka nagkakasabay sila rito, kailangan huminto yung nasa kabila or nasa kabila rito, no? Pero paano maipapaliwanag ang mga nakita umano ni na Dolores, Vicente, at maging ng celebrity na si Icy Mendoza? Ayon kay Dr. Noni Gagui, malamang daw na produkto lang ito ng kanilang malikot na imahinasyon. Usually, they are natives of mga provincial places, di ba? So yung tendency na maniwala sila, mas madali talaga. Plus,
yung environment nila madalas talaga madidilim. So, ito, napiprecondition talaga yung mind talaga natin sa ganito. Maraming mga skeptic kasi di naman, wala naman sila sa kalagayan ko. Di man nila naranasan ang naranasan ko. Eh, ang masasabi ko, kahit hindi sila maniwala, ako nila mismo magsasabi na may katotohanan na talagang mayroong paranormal activity sa lugar na to. Pinakamahalaga kong natutunan dito is sa kaluluwa kasi di ba parati natin sila kinakatakutan. Importante na ipagdasal lang natin sila kasi mga tao rin daw sila before and humingi sila ng prayers natin. And ang babalik nila yun sa atin na biyaya or blessings nga na pinagdasal nila tayo pag nakapag-move on na sila or nakapag-crossover. Yun. Isa lang ang dapat natin tandaan. May multo man o wala, ang masusing pag-iingat at pagiging alerto sa tuwing naglalakbay ang daan para ang aksidente ay maiwasan. May mga misteryo bang nagaganap sa inyong kapaligiran? Meron ba kayong mga lakunang kakaiba na nais yung paimbisigahan? Ipadala ang inyong mga kwento, video at litrato sa misteryo, GMA Network Center, EDSA Corner, Timog Avenue, Quezon City. O email kami sa misteryo@gmanetwork.com. May mga bagay at pangyayari na sadyang hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta-basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat mo itong patunayan sa sarili mo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.